sabihin natin eh, ito talaga yung nature. Ang mga mananong pala saya, sabi nga eh, wherever they are, whatever situation they are in, diba? As long as there is Christ in your heart, there is joy, there is always a reason to praise you. Diba? Amen. At yan yung mga, kaya tayo, merong mga exercises na ginagawa katulad dito, sa loob ng simbahan. At doon din naman sa ating mga personal na quiet time, alam ko marami sa inyo na kahit nag-iisa kayo, eh, nakakaawit kayo. Diba? Okay. Kasi there will come a time sa buhay natin, yung tinatawag natin na valleys of death, na meron tayong mga sabi natin na ang experience natin is hindi siya yung maaraw bakus maulan na experience natin. Then sa pamagitan ng pag-awit natin sa ating Panginoon, di ba, nadadama natin yung peace, di ba, na experience niyan, di ba, na humisa na para bang everything is not going the way things na gusto natin, di ba? Upset tayo kasi parang binaksakan tayo ng mundo. Kinukuha natin yung mga katulad nitong experience. Iniisip natin kung tayo nagpapaawit doon sa church, di ba? And then, umaawit din tayo. Naranasan niyo ba yun? Tapos, habang umaawit ka, then, di ba, napapansin mo na, nababaliwala yung sitwasyon kasi dumalapit ka sa Diyos. Di ba, nadadama mo yung presensya niya, sabi niya, sa paawit natin, yung ating mga buhay na templo niya, he's taking his place doon sa buhay natin. At pagkasama natin sa regardless of the situation. At yung experience natin ngayon, pwede nating hugot, paghugutan natin dito pag dumating yung mga time na gano'n. Sabi natin, mahal ako ng Panginoon. There was a time in my life na nandoon ako sa silang na sa isang lugar na Amadeo na katulad nito sa paligid ng mga puno, di ba? Sarapan ng pag, pwede nating awitin. Katulad na banggit ko kanina, we did not prepare a formal program kasi parang we want to relax and but we don't want to waste time lang na relax. Masaya din naman na umaawit. Okay. Sige, mag-solo kayo. Kayo daw kayo. Dalawa. Ito suya, abner ang pakat. Sige, kasay mo yung doon. Nagtago mo. Maganda siguro na dahil this is a special night in a special place, we are with special people, share natin each and every one of us yung life verse natin. Hindi ba? Maganda na malaman natin na ito yung paboritong kanta ko minsan. Halimbawa ako, alam ko paboritong kanta ni Maring Miriam. 150. Hindi ako nagkamali, si Maring Nanyas 62. Parang kung hindi ko man, baka nagkabaliktan naman. Si Maring Eboy 230. Ayun. Bakit ako mukhaan? Heavy yun. Malayo. Si Mrs. Number 23. How great daw at ang gusto niya. Kaya nga, 25. Hindi, pala, great is thy faithfulness. Kasi mahal ka ni Diyos, dahil binigay ako sa iyo. Rival. Ang subo ko, ikakayanin mo, Mark. Diba, meron ka? But the more na we will know each other, kung malaman natin yung night verse niya o yung paborito niyang verse sa Bible, share natin, and hindi naman kinakailangan na share natin yung paano tayo. This is not a testimony, testimony kasi baka umabot tayo ng umaga. So, pwede ba rin? Sige. Special ba? Sige, okay lang. But
will not, should not take at least 30 minutes, di ba? Wala po, wala naman po si Ami, okay lang. Naka-record. Uy, naka-record ka. Wala lang. Ano naman yan? Pag nagsalta na yung kasi, inaabot ng ano yung sabi lang. Sige. May ganun kasi yun. Gagawin natin, paano sa dami na experience. Sabihin natin eh, example, sabihin natin, sabihin ko, halimbawa, kapatid na Noli, nais kong marinig kung ano ang life verse mo. Ayan. So, diba, share mo sa amin. Diba? Pagkatapos mo, ganoon din, more or less, ganoon yung context na yun naman yung sasabihin mo doon sa kapatid natin. Diba? So, sisimulan natin, ano? Diba? Sibili. Lamang kayo. Lamang na lamang kami. Okay. Tanggal na rin yung ano. Tanggal na kilay. Tanggal na kilay. Okay. Simulan ko na, no? Kapatid na Lance. Total kasi magkapareho kami ng birthday. Kaya maganda buhin niya. Ako lang, hindi lang nag-discover. Pinag-react na naman. Ka-birthday. Dapat eh, leader din ako. Dahil pa-birthday ko eh. Mari bang share mo sa amin kung yung life verse mo, kung ano yung paborito mong verse sa Biblia? Sa akin, yung una ko kasi ma-encounter ng Diyos since 1993. Yung Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo aking papagpapahingahin. So yun yung verse na unang nabasa ko sa Biblia na pinagmuni-muni ko yun nung una kong basahin yun. Bakit yun yung binigay sa akin ng Diyos? Unang buklat ko ng Biblia, yun yung nabasa ko agad. Kasi yung time na yun na yung buhay ko noon talagang sa lugar namin sa Bulacan, ang tawag nila sa akin talaga doon, Lando eh. Pinalitan ko na lang Lance kasi yung Lando, ano eh, parang barumbadong ano eh, pakinggan. Ganun yung nature ko noon nung nasa Bulacan ako. Talagang napakabarumbado kong tao. Na halos isuka ako ng mga